Magandang araw po sa lahat ng ASIS pensioners at ASIS members. Ating talakayin sa video nito ang una at mahalagang anunsyo ni ASIS President and Chief Executive Officer Rolando Makasait. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yun ay huwag niyo kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Bagong taon, bagong pag-asa para sa ating mga ASIS pensioners at ASIS members. Dahil ang bagong ASIS President and Chief Executive Officer na si Rolando Ladesma Makasait ay formal nang umupo sa posisyon bilang 20th pinuno ng Social Security System o SSS mula kay outgoing PCEO Michael Gonzales Regino sa mga turnover ceremonies na ginanap sa Magsaysay Hall ng SSS Main Office sa East Avenue, Quezon City, January 10, Martes ng umaga. Si Makasait na humawak sa posisyon ng Pangulo at General Manager ng Government Service Insurance System o GSIS sa huling 4 ng Administrasyong Duterte ay itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pamunuan ang SSS noong nakaraang linggo. Sa kanyang maikling talumpati, tiniyak ni Makasait sa mga opisyal at empleyado ng SSS na sa ilalim ng kanyang pamamahala, ipagpapatuloy ng ahensya ang mga reforma at inobasyon na sinimulan ni dating ASIS President Regino upang makapagbigay ng mas magandang social services sa mga manggagawa at pensyonado. Aniya, magpapatuloy ako sa nasimulan ni PCEO Regino at tuklasin ang mga bagong paraan para sa kapakinabangan ng mga miyembro, pensioner at iba pang stakeholder. Kami ay magsusumikap ng doble upang maibigay sa aming mga kasalukuyang miyembro at pensyonado ang dapat at nararapat sa kanila nang hindi malalagay sa alanganin ng financial protection ng mga miyembro at magiging pensyonado. Sinabi ng bagong ASIS Chief na nagpapasalamat siya kay Pangulong Marcos sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong maglingkod sa ilalim ng kanyang administrasyon sa pamamagitan ng pangangasiwa sa pondo ng pensyon na pinatatakbo ng Estado para sa mga nasa pribadong sektor. Aniya, mataas ang inaasahan sa amin ni Pangulong Ferdinand Marcos na magbigay ng garantisadong safety net sa mamamayang Pilipino. Kailangan natin magtrabaho ng husto upang maibigay natin sa ating mga kasalukuyang miyembro at pensyonado ang kung ano ang makatarungan at nararapat sa kanila nang hindi inilalagay sa alanganin ng financial protection ng mga kasalukuyang miyembro at pensyonado. Kasabay nito, pinuri ni Makasait si Regino para sa kanyang dedikadong pagsusumikap at profesionalismo bilang PCEO at para sa pagtatatag ng iba't ibang mga reforma at mga programa na ginawa upang ang SSS ang nangungunang social protection institution sa bansa ngayon. Aniya, nagawa ni PCEO Regino na ibahin ang anyo sa isang government show window ng reforma, efficacy at dedikadong serbisyong publiko. Ipinapakita ng mga record na sa ilalim ng kanyang panunungkulan nakamit ng SSS ang mga new heights sa pinahusay na serbisyo ng Social Security sa mas mahusay na coverage at benepisyo sa mga pensyonado sa pagbibigay ng pantay na mga loans, mas mahusay na investments at improved collections. Nauna rito sa kanyang sariling talumpati, inimok ni Regino si Makasait na kanyang inilarawan bilang kanyang personal na kaibigan na ipagpapatuloy ang pagpapatupad sa mga inobasyon na kanyang ipinakilala na magre-resulta sa mas magandang serbisyo sa hindi bababa na 3.1 milyong SSS pensioners sa bansa. Nanumpa si Makasait sa kanyang tungkulin sa harap ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacanang noong January 5, 2023. Si Regino ay nagsilbi bilang SSS PCEO sa loob ng 9 matapos italaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 2022. Bago iyon, miyembro siya ng Social Security Commission, ang pinakamataas na katawan na gumagawa ng patakaran ng SSS. Kapwa sina Makasait at Regino ay mga katutubo ng Zamboanga City at magkaklase sa high school sa Ateneo de Zamboanga University noong 1977. Sinimulan nila ang kanilang profesional na karera sa Metro Manila at itinalaga sa mga mahalagang posisyon sa panahon ng Administrasyong Duterte. Sa kanyang termino, sinabi ni Regino na pinataas ng SSS ang kahusayan nito, binuo ang portfolio ng pamumuhunan nito at tiniyak ang napapanahon at wastong paghahatid ng mga serbisyo sa mga miyembro ng SSS. Sa kanyang 9 bilang PCEO, nagpatupad si Regino ng mga makabagong programa
na pakikinabangan ng mga miyembro at employer nito. Bago sumali sa SSS, nagkaroon si Makasait ng malawak na karanasan sa serbisyo publiko nang siya ay magsilbi sa iba't ibang mga kapasidad sa pamumuno sa ilang government-owned and controlled corporations or GOCCs mula 1988 hanggang 2005. Tulad ng Philippine National Construction Corporation, Dasmariñas Industrial Steel Corporation, Skyway Corporation, at Tierra Factors Corporation. Bukod dito, mayroon siyang higit sa 2 dekada ng professional experience sa financial services, banking, at public-private partnerships. Karamihan sa mga ito ay nasa ilalim ng Philippine National Bank or PNB na ginagawa siyang perfect fit upang pamahalaan ng pension fund. Naglingkod din siya bilang board member ng iba't ibang kumpanya tulad ng San Miguel Corporation, Bank of Commerce, Private Infrastructures and Development Corporation at PCI Bank. Nagtrabaho rin si Makasait sa Bank of Montreal, nagsilbi bilang director ng Asian Infrastructure Investment Bank sa Beijing, at kasama ang PNB bilang Vice President sa Los Angeles at ASEAN na nakabase sa Singapore. Sa pagbabagong ito, si PBBM at bagong ASIS President Rolando Makasait na nga ba ang sagot sa matagal nang inaantay ng mga ASIS pensioners na second tranche ng 1,000 pesos pension increase? Kayo po bilang isang ASIS pensioners, ano po ang inyong inaasahan sa bagong ASIS President? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So, ilang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.